Hello, Timose. Nandito ho ako ngayon sa isang hotel, isang pribadong hotel. At pag-uusapan ho natin ngayon ang isang napakasensitibong bagay na madalas ay hindi pinag-uusapan ng mga tao sa lipunan natin. Anong sakit meron ka ngayon? Meron akong tinatawag na HIV. So, ikaw ay HIV positive? Yes, I'm an HIV positive. Magandang hapon sa'yo, sir. Anong pwede ko itawag sa'yo? James po. Sir James? James na lang. Okay. Sir James, anong sakit meron ka ngayon? Meron akong tinatawag na HIV. So, ikaw ay HIV positive? Yes, I'm an HIV positive. Okay. Bakit mo ginagawa itong interview? Bakit ka pumayag na magkaroon ng ganitong platform? Sa dami ng cases na ng mga nadadiagnose ngayon, mas gusto kong mag-share ng story. Mm. And at the same time, it's an awareness na rin para sa mga kabataan, lalo na sa kabataan ngayon, na mas maingat sila. So, gusto kong maging isang halimbawa na magbase sila sa kung anong storya meron ako. Nice. Very nice. Kanina na kwento mo, nag-okay lang ipakita yung mukha mo? Okay lang? Opo. Sigurado ka? Opo, sigurado po. Okay. Sigurado ka to. Bibigyan kita ng isa pang chance. Sigurado po. Okay, mami. Okay. Ang alam ko kasi, karamihan sa mga taong, mga pasyente na nagkakaroon ng HIV, nagtatago. So, bakit ikaw gusto mong ipakita yung mukha mo? Dahil siguro, nakakaramdam ako ng sobrang pagmamahal sa ngayon ng mga tao sa paligid ko, ng pamilya ko, ng mga kaibigan ko, ng support group na meron ako. So, parang mas gusto kong i-share yung nararamdaman ko sa mundo. Na parang, huwag ka mahiya kung anong meron ka. Dahil, at the end of the day, ikaw naman pipili ng path or ng landas na tatahakin mo. Kung gusto mo ba magtago o sa mas maliwanag na landas. It just happened na in my case, mas gusto ko dun sa mas maliwanag na landas. At the same time, makapagmulat din ako ng mga kaisipan ng ibang mga tao tungkol sa sakit namin. Okay, simulan natin. Paano mo nakuha yung sakit na yan? Way back in 2016, nung nagpositive ako sa 3 years ago nung nagpositive ako sa HIV. So regular ako nagpapatest noon. I had a partner way back then since 2012 hanggang 2015. So regular kami nagpapatest every 3 months, which is yun yung advisable na duration or time or window period na every 3 months ka magpapatest. So always kaming non-reactive. Then 2015, teka, non-reactive ibig sabihin wala. Yes. Then, 2015, December, I mean, November, naghiwalay kami. Then, nung December, hindi na ako nagpa-test. Nung December naman, ng 2015, is yun din yung time na namatay yung mother ko. So, parang... Wow, sunod-sunod. Sunod-sunod yung mga nangyari sa buhay ko. So, sa dalanga ng depression, ng kalungkutan, nagpabaya ako, nag-download ako ng mga data. Nakipag-meet ako sa iba't ibang tao. Then mas active yung lifestyle ko, yung buhay ko. In a way na kahit na hindi ko kakilala, sumasama ako. Tapos dumating yung pagkakataon na February ito. Ito lang yung pagkakataon na alam ko na sa kanya ko posibleng nakuha yung sakit. Okay. Dahil nagstay kami sa bahay niya ng
almost 24 to 48 hours. Mm-hmm. Then, nakainom. Mm-hmm. Siyempre, di mo na alam ang ginagawa mo. Mm-hmm. Then siya, may in-inject siya sa sarili niya. Mm-hmm. Tapos sabi niya sa akin, nung tinanong ko siya kung anong in-inject niya, pampataas lang doon. Mm-mm. So kung gusto ko rin daw ba i-try. Mm-mm. Eh syempre ako curious. Mm-mm. That time eh wala naman akong partner noon. Sinubukan ko. Mm-mm. Ang hindi ko alam, hindi ko sigurado kung yung ginamit niya ba na syringe is kapareho ng ginamit niya sa kanya. Mm-mm. Sa akin. So hindi ko na rin yun alam. Then nagkaroon kami ng So hanggang sa kinabukasan, chinat ko yung tao, sabi ko, bakit ganito yung pakiramdam ko, hindi ako mapakali, parang, more than 24 hours na akong walang tulog, parang ganun. Mm-hmm. Then, inamin niya na, hindi lang daw yun basta, simpleng mm-hmm. chemical. Mm-hmm. It's actually, then, sa sobrang galit ko, inaway ko siya. Mm-hmm. Na parang, bakit mo ito nagawa sa akin, na ganyan. Mm-hmm. Then, blinak niya ako, tapos wala na akong contact sa kanya. Mm-hmm. So, para na lang na makalimot, nagpaka-busy ako sa trabaho, mm-hmm. sa mm-hmm. lahat, sa pamilya ko, sa mga mm-hmm. kaibigan. Then, dumating ang 2016, nagbit kami February, di ba? Mm-hmm. So, nangyari, dumating yung June, hindi ako nakapag, yung patest ng January, up until January, February, March, April, May. Mm-hmm. So, June na ako nagpa-test. Mm-hmm. Then yun, nag-reactive ako sa HIV. Ganun kabilis, no? Na parang, bakit ganun? Regular naman ako nagpapatest dati. Mm-hmm. Non-reactive mm-hmm. din all of a sudden sa isang mm-hmm. iglap. Dahil lang sa isang gabi. Mm-hmm. Or dahil lang sa hindi tamang kaganapan sa buhay ko or experience. Parang biglang nangyari. Mm-hmm. Anong naramdaman mo na nakita mo yung result na reactive na? Nakakapanlumo. Nakakapanlumo in a way na parang gusto kong kainan lupa. Dahil lang yun eh. Ang nakakatawa pa nito, parang lang siya, may event lang sa lugar namin, sa barangay namin. Then, may isang grupo doon na parang nagpapatest sila. So, sabi ko, ay, why not? Hindi ko i-try na magpa-test. Libreng test. Libreng test. So, confident ako. Mm-mm. Nagulat ako, lahat ng kaibigan ko is natawag na. Mm-mm. Ako na lang hindi natatawag. Mm-mm. Then, nung pinabalik ako, sinabi sa akin na, sir, wag po kayong magugulat, pero nandito mm-mm. lang naman kami. Pwede nyo, may confirmatory pa po, mm-mm. nag-reactive po kayo sa HIV. So, parang nung gabi na yun, parang, hindi ako nakatulog hanggang kinabukasan. Actually, hanggang sa mga sumunod na buwan, sobrang mm-hmm. inisip ko talaga siya na parang mm-hmm. bakit ako, sobrang ang dami kong question. Mm-hmm. Oh. Mixed emotion siya. Mm-hmm. That's up until 2018 mm-hmm. ng December. Na hindi ako naggamot. So, 3 years. Ang tagal. Mm. Okay. Bakit ka nag-decide na uminom na ng gamot? Na magsimula na? Anong nangyari nung mga panahong yun? Good question po. Ang nangyari po kasi neto, nung December na, nung 2018, mm-hmm. nagkakaroon ako ng lagnat na parang mm-hmm. pabalik-balik na siya isang buong buwan. Na parang isang buwan na lagnat. Hindi po ako nakapag-celebrate ng Pasko. Alam ng pamilya ko yan. Mm-mm. Nang nagpuputukan New Year, mm-mm. ako inaapoy ng lagnat. Mm-mm. Then, nagpunta ako sa ER. Talagang mataas. Sobrang umabot po siya ng 39, 40, mm-mm. ganun lang po. Mm-mm. Naglalaro. Whole day nakakulong lang ako, parang isang buong buwan. Mm-mm. So, napilitan ako mag-resign sa trabaho noon dahil parang apektado na lahat. Then, mm-mm. even yung family ko, di na nila alam. Then, nagpa sugod ako sa emergency room ng mm-hmm. January. Mm-hmm. Then ang unang finding sa akin is UTI lang. What? Ah, talaga. Sa trinay mm-hmm. trinay muna nila ng medication for UTI for mm-hmm. a week. Pero hindi gumaling. Parang mm-hmm. walang nabago. Mm-hmm. So bumalik ulit ako after mm-hmm. a week sa mm-hmm. second week na ng January. Mm-hmm. Ang nangyari naman is yung doktor na nag-handle sa akin, may napansin daw siyang kakaiba at gusto niya daw ako makausap ng personal.
So, nagkaroon na ako ng idea at the back of my mind na parang, ay, parang ito na yon. Parang ito na yung kasi alam mo na eh, 3 years ago. Exactly. Mm. So, nagtataka yung mga kapatid ko, yung kuya ko, nakasama ko that time na, bakit yung pasyente lang po yung kakausapin? Mm-hmm. Sabi nung doctor, sir, sorry po talaga, pero si Mr. James mm-hmm. lang po ang kailangan makausap. Then, sabi ko sa kuya ko, sige, ako na lang muna. Mm-hmm. Then, sabi niya, kung nasubukan ko na daw bang magpa-HIV test. Screening mm-hmm. or test. Then, sabi ko, ah, yun pala yun, sabi ko. Then, nagtataka siya, bakit parang may idea ka na? Sabi ko, dahil alam ko pong HIV positive na ako. Sabi niya, nangyari, ba't di ka nagagamot? Nagagamot ka na ba? Sabi ko, hindi pa po. So, inalam niya, so kailan to? 2016, ganyan. Sabi niya, ang recommendation ko sa'yo is bumalik ka dun sa social hygiene clinic or sa hub na tinatawag or treatment center kung saan ako na-diagnose para makapag-cert na daw ako ng gamutan. Dahil, after ko mag-undergo ng mga laboratories, doon nakita na mayroon ako mga opportunistic infections. Which is, wow. Meron na akong, ano yung TB? Madami na, oo. Pneumonia. Sabay-sabay ko lahat. Naging ano, anemic din ako at the same time. Mm. Tapos nagkaroon pa ako ng mga ano, yung bacterial infection at na tinatawag sa lalamunan na hindi na ako makakain. Nagkasabay-sabay siya. Dahil nga, yung sitwasyon ko is dumating na sa punto na sagad na yung baba ng immune system ko. Dahil di ako naggamot.